What is up, my dudes? Welcome dito sa White House of the Lord of Sense, which belongs to Sir Joel Cruz. So, by the way, shout out kay Sir Joel Cruz. Thank you very much for allowing us to tour this very, very beautiful house, which hindi ko sure kung unprecedented tour ito, pero sabihin na lang natin na ako yung first na makakapasok para panalo. Okay, so, syempre, unang titignan natin sa kahit anong klaseng bahay ay yung garahe, lalo na kung tulad nyo ako na walang kotse. Dito, sa kanilang garage, ay meron tayong capacity ng 10 cars. And one thing na mapapansin natin dito sa garahe nila ay pag tinignan natin dito sa bandang left, nandito ang kanilang servants quarters or yung mga kasambahay. Diyan sila nakalagay. So, maganda yung pagkakazone ng bahay na ito dahil hiwalay yung kanilang caretakers and yung house help dun sa mismong house. So, pwedeng separate yun. Which is a very, very good design move. So, let us proceed dun sa ating main entrance. Okay, so now na nandito na tayo sa entrance, tignan muna natin yung design or disenyo ng kanilang bahay, which is an eclectic style of architecture kung saan meron tayong mix ng modern, rustic, country, at industrial design. So, very, very nice. Maganda yung pagkaka-incorporate kasi kadalasan pag eclectic yung design, parang nahirapan ako intindihin yung pagka-design. Pero in this case, maganda yung pagkaka-design dito ni late architect Ruben Payumo. So, thumbs up ako. Especially itong part na ito, my dude. Ito yung favorite na part ko, itong curved glass. Kasi mahirap i-achieve to. And mahal yung mga gantong klaseng glass. Kasi hindi ito basta-basta nabibili lang. Kailangan ipapagawa nyo or ipapasadya nyo sa glass factory. And then, since nandito na tayo, let us move on sa kanilang garden. Bago natin pasukin yung bahay, my dudes. So, dito tayo sa kanilang stage para sa garden. Para, you know, just in case, mahire nyo si Beyonce for your parties. Pwede siyang kumanta dito. Siyang backdrop na macho guy. Also, nakita nyo tong bas relief na to. So, yun yung social na tawag sa mga parang sculptures na nakalitaw. Bas relief or bas relief. Yan yung pinakaunang drone. So, historically accurate itong sinasabi ko, my dudes. Maniwala kayo. Also, pagtitignan natin sa harap natin, kaya nito ma-accommodate ng 200 na tao. Okay, pasok na tayo sa bahay ni Sir Joel Cruz, aka the Lord of Sense, which makita natin meron tayong double entrance doors, which is standard sa bahay ng mga mamahalin, which also open sesame. Nakita nyo yun? Boys activated, which may tagabukas tayo na boy and girl. So, boy and girl activated pala siya. Anyway, pagpasok natin sa main entrance, makita natin tong grand na open below ceiling or high ceiling ang tawag na ibang mga tao, which I think napakagandang design move yan. Pagpasok na pagpasok mo talagang sasalubungin ka, sasampalin ka sa mukha ng grandeur ng bahay na ito. So, yung word na grandeur, kakatuto ko lang kanina. Urban dictionary, hindi. Dictionary lang. Okay, so magmula dyan sa ating lobby, meron tayong makita dito ang reception area natin, which meron yung mga benta ni Sir Joel Cruz, which is, for those of you who do not know, the reason kung bakit the White House of the Lord of Sense yung tawag dito, dahil si Sir Joel Cruz ang nagmamayari ng Aficionado brand of perfumes, which, by the way, meron tayo dito. So, pwede ko po bang subukan? Ito, Jason. Very nice, very nice. I like it. So, kung sino man si Sir Jason, I like your smell. Moving on, magmula dyan, meron tayong makita dito na very, very relaxing na lounge area. So, ang usual na tawag sa mga gantong area ay sala, kung saan dito nyo nire-receive yung mga guests nyo. And, napakasarap ng upuan. I really like yung design choices nila dito, which minix nila yung mga Victorian items, and then meron tayong modern pieces, itong table. And then meron din naman tayong mga parang vernacular items. From there, makita natin ang powder room or restrooms na co-ed siya. Pero hindi siya talaga co-ed dahil may separation tayo from the girls' toilet and the boys' toilet. Malamig yung tubig. Yun yung senyales na mamahalin yung bahay pag yung tubig ay malamig. Okay, so directly from our reception area, pag binuksan nyo yung pivoting doors, makapasok tayo dito sa kanilang living area with very, very classy Victorian furniture. So gusto ko tong parang clamshell design nila. Very nice. And then, sa mga musikero natin out there, may enjoy nyo itong air na ito dahil sa right side natin, meron tayong drum set. Pwede ko po ba gamitin to? Umalis yung ating pagpapaalamanan.
kung saan tayo magpapaalam. Pero let's tingin natin. So, pag nag-rent daw kayo ng kahit anong room dito sa house na ito, ay pwede nyo gamitin yung kahit anong amenities, including the drum set, the piano, meron din tayong pool, and meron tayong secret na room kung saan pwede kayo manood ng mga sine. Pero, marunong pa ba ako? Oh! Lakas! Okay. Yun lang alam ko. Let us move on. By the way, my dudes, nakita nyo tong thing sa likod ko bago ako nagkalat ng aking napakawalang kwentang pagda-drums. Ito ang cabinet kung saan may lumalabas na may wagang bagay. Wow! Amazing! So, meron silang umaangat na TV. So, there you go. Meron silang automated na rising TV, which I really, really like that. Pero, in front of the piano, makita natin itong malaking paglutuan ng samgyupsal. Hindi. Actually, fireplace ito, which industrial design siya. And maganda yung pagkaka-incorporate nung kanilang stainless steel na tube dun sa wood. So, parang meron silang sinasabi nilang juxtaposition of designs kung saan yung isang design ay nagko-complement ng isang design para makombine yung dalawang design at gumanda yung design. Ilang beses ko sinabi yung design? Natin alam. Design. So, from their fireplace, ay, makakapunta tayo dito sa kanilang dining area kung saan meron tayong private dining. Yon. So, gustong-gusto ko tong kanilang door. At para siyang hidden door na kung di ko sinabi na may private dining dyan, di nyo malalaman na meron talaga. So, private dining natin ay nandito. Then, meron tayong Victorian era na 10-seater dining table. Then, sa labas, meron tayong 26-seater. So, pag minath nating maigi, meron tayong 59 tables and chairs. Hindi, 36 seaters itong dining table. And one special feature dito sa dining area ay yung tables and chairs natin was custom designed by Sir Joel Cruz himself, kung saan it was designed to have angel wings and a bas-relief sculpture of Sir Joel Cruz himself. So there you go. Very, very nice. Hindi ko alam kung saan gawa ito, pero napakaganda ng pagkakagawa. Yan ang pagkakakarp. Okay. Oh, meron pa silang silverware. Alright, let's go. Hindi. Babalik natin. So, for the record, binalik ko ho yun, ha? Okay. So, ito yung favorite na part ko ng kanilang dining area, which is what we call a food elevator or dumbwaiter. And I'm not sure kung pwede natin gamitin, pero baka hindi pwede, kaya wag na lang natin galawin. Baka biglang sumabog. Kasalanan ko, mahal yung mga dumbwaiter, my dudes. And yung sole purpose nyo lang ay mag-transport ng food magmula sa inyong kitchen, packet sa dining table. Lian, anong ginagawa mo? Ba't pumupunta ka sa pader na yan? Ah, no, no, no. It's not a pader. Boom! Magic! So, double swinging doors siya. Kung saan, sige, hawakan ko para sa ating mga video cameramans. Double swinging doors siya, which is standard sa ating mga dining areas. Para kasi yung mga servants natin, lalabas-pasok dyan, hindi na nila kailangan maghila-hila ng mga door handle. So, tulak-tulak na lang, which is, alam naman nating lahat na mas madali magtulak kesa maghila. Okay, madud, so yung rason pala kanina kung bakit hindi natin maikot to kahit ang laki ng muscle natin. Wala. Kasi motorized pala siya, my dude. So buti hindi ko pinilit, kundi pipindutin nyo lang. Wow! Nakaka-amaze. Boom! Fun fact, dito na-inspire yung Maze Runner. So yung director nun, which is M. Night Shyamalan, pumunta dito, na-inspire siya dito. Diyan na-inspire yung parang rotating blades dun sa Maze Runner. So, very nice. Okay, let us move on dun sa top floor. So, bakit didiretso na tayo sa top floor? Nasa second floor pa lang tayo. Ang rason dun ay dahil para magamit natin ang kanilang elevator. So, may elevator tong bahay na to, my dudes. Napakalupit. So, kung makita nyo dito, lift alarm, which dapat nandito siya sa may left side. Ba't siya nasa right? Hindi ko alam. Pero ganun talaga. Takpan muna natin para hindi ma-reveal yung mga gandang room sa taas. So, andito na tayo sa fourth floor natin, which maganda yung view sa labas, my dude. Let us move on. Okay, my dude. So, andito na tayo sa fourth floor natin kung saan meron tayong parang gathering space in front ng ating elevator lobby. And kung nagtataka kayo kung bakit napakalaki ng bahay na ito just for one person, yun ay dahil initially intended ito as a vacation house for Sir Joel Cruz's family. And as you can see, makita natin sa likod ang mural ng family ni Sir Joel. Then, on the right side of that, makita natin yung family ni Sir Joel with his children. So, we have 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 children ni Sir Joel Cruz. So, tamang-tama lang sa kanila yung bahay na ito, which, by the way, has 11 rooms na papakita natin sa inyo mamaya. Right in front of us, meron din tayong area kung saan pwede tayong mag-held ng mga functions tulad ng weddings, debut, ano pa bang mga gusto nyo i-hold dito? Mga palarong pambansa kung saan pwede siguro tayo mag-basketball dito yung... Ah! Foul!
3 points. Magandang-maganda itong area natin dito, which is the roof deck. So, dito yung pinakamagandang view, my dudes. So, kung titignan natin, in this area of our roof deck, we have a very, very clear line of sight sa ating golf course. Which, pag walang naglalaro, parang sayong-sayo yung golf course na to. So, according to Sir Joel Cruz, ito daw ang isa sa favorite niyang area. So, talaga namang feeling ko mayaman ako kasi garden ko yan. Pwede kong sabihin yun sa mga Mars ko na bumibisita. Also, kung mapapansin nyo, marami silang faux wood materials. So, ito, faux wood yan. And then, also, parang pininturahan lang na wood yung kanilang columns. Kasi, gusto ni Sir Joel na itong bahay nila ay environmentally friendly daw. Kaya, hindi siya pumayag na gumamit ng mga actual na wood. So, good on you, Sir Joel Cruz. That is a very, very good mindset na preserve the trees, preserve the forest. Ford. Labo. Okay, so dito sa area na ito ng ating roof deck, meron tayong parang barbecue area. And then may dirty kitchen area. And kung nagtataka kayo kung ano ito, ito ay space heaters na doubles as a, pwede kayo mag-samgyupsal dyan. Kung maisipan nyo paano magdikit ng karne dito, pwede rin kayo mag-ihaw ng samgyupsal dyan. Okay, so balik na tayo from the roof deck. Punta na tayo sa mga rooms dito sa area na ito. So in this house, there are 8 deluxe rooms. Itong deluxe room ay meron siyang standard hotel layout kung saan pagpasok nyo na ating door, meron tayong toilet and bathroom. And the favorite na part ko, may bathtub na may TV sa harap kung saan pwede tayo manood ng NBA natin. So, hopefully, manalo ang Bucks. Pero, walang connection yon sa ginagawa natin ngayon. So, makikita nyo, meron tayong shower room in this area. Kung saan, I appreciate na yung shower head nila ay for the height disabled like me na mababa talaga. So, very nice. Pero, adjustable naman yan. Just in case matangkad ka, adjust mo lang. There you go. Kasya na si Yanis dito. And then, on the other side of our shower area, ay ang ating walk-in wet closet kung saan meron tayong door na pwede nating saran para naman, just in case bigla kang nadjejebelin maghapon, hindi mo makontaminate yung buong kwarto ng amoy. Okay, so paglabas natin ng toilet and bathroom, meron tayong sliding door which opens into our storage area or cabinet. And beside that, ay meron tayong mini bar. So itong ating mini bar, may microwave, may ref, pretty standard for a hotel layout. And dito sa corridor na to, mag-enter na tayo sa kanilang bed space which we have 2 queen size beds here. So this room can accommodate up to 4 people. Dito na! So excited ako dito sa area na ito dahil makita natin yung view. So yung ginawa ni late architect Ruben Payumo ay lahat ng rooms ng bahay na ito hinarap niya dun sa pinakamagandang view ng lote na ito, which is this golf course. So makita nyo, andun yung Burnham Lake. Ganong kagaling yung architect natin na yung Burnham Lake na ilipat niyan sa dyan. Hey, hindi, actually water hazard yun ng ating golf course. Pero can you imagine, my dudes, gigising kayo, magkakape, tapos papanorin nyo yung mga nag-golf. Ayun, may bola dun. Di ko sure kung nakita nyo. So, fun fact, my dudes, never pa daw tinamaan ng golf ball itong bahay na to. Ever. Considering na ganyan tayo kalapit sa golf course at hindi ka tinatamaan ng golf ball, very, very lucky itong bahay na ito. So, from this deluxe room, bubungad tayo dito sa kanilang corridor kung saan, ano yan, pader? No. May hidden storage. So, big brain move na nakatago yung linen storage nila. Lalo na boutique hotel ito. Kailangan malapit talaga yung linen storage natin dun sa mga rooms for efficiency sake. So, meron ulit tayong linen storages dyan. And another deluxe room, by the way, my dudes, pare-parehas lang yung itsura ng deluxe room. So, kung anong itsura ng deluxe room dun, ganun din yung itsura dito. Ito, yung pinaka-crowning jewel ng floor na ito, aside from the roof deck, which is the cinema room. So, right here, mapapansin nyo na napakaganda ng audio natin. Malinaw na malinaw yung boses ko. Yun ay dahil acoustically treated itong cinema room nila with proper carpeting. So, yan. Sa ring number one cause ng reverb or echo ay yung sahig. And yung ceilings natin, makikita nyo, mayroon silang LED pin light effect na parang starry night. Subukan nating upuan yung kanilang mga lazy boy chairs. Wow. Ha, very comfortable. Hindi ko sure kung dapat nangyayari to, pero hindi yata eh. There you go. Meron tayong 16 seats in total dito. Pero pwede pa kayong magpasok ng mga kaibigan nyo na kita nyo naman gano'ng kalaki yan. Kaya ng dalawang tao nito. So, I really like itong kanilang cinema room. Which, pag tinignan natin, feeling ko nasa labas ako eh. Nasa labas ba ako? Hindi. Painting yan, my dudes.
So napakaganda ng cinema room nila, hindi nakaka-claustrophobic due to the murals on the walls. Now, let us move on to the third floor. Okay, so kung mapapansin nyo sa hallways and all other areas ng bahay na ito ay pinuno ng architect ang bahay na ito ng mga windows kung saan meron tayong access sa natural lighting and natural ventilation, which is another big brain move. Makakatipid tayo sa kuryente niyan, lalo na at nandito tayo sa Baguio, hindi nyo na kailangan mag-aircon, buksan nyo lang yung window and bam, makalunok ka ng langaw. Hindi, may screen naman eh, hindi mangyayari yun. Okay, so meron tayong stairway access dito pababa, but we are not going to use that dahil social na tayo ngayon. Doon tayo dadaan sa ating spiral staircase, my dudes. Okay.